Thank you. The next one to raise a question is Mr. Red Ayolaxa of Bicol TV. Thank you so much, Sir Boy, and good morning po, Ma'am Vice President. Isa po sa mga dahilan kung bakit po makikita naman po natin ang porsyento ng mga taga-Sorsogon na suportado ka po dahilan sa ikaw po ay taga-Sorsogon. And dapat naman po talaga itong ika-proud hindi lang ng Bicol kundi especially ng mga taga-Sorsogon. Kung sakali pong pala rin ka po na manalo bilang ikatlo, kung tama ako, ikatlong babaeng presidente ng Pilipinas, ano po maaasahan o magiging pribilehyo ng mga taga-Sorsogon? Oh, hindi lang Sorsogon. Hindi lang Sorsogon, pero the region as a whole. Ang dami nating problema dito na for many, many years, hindi tayo nabibigyan ng privilege na asikasuhin. Lagi ko itong kinakwento na ngayon, na VP na ako, maraming pagkakataon na pumupunta ako sa North. Pagpunta ka sa North, ang dami-daming highways na pwede mong pagpilian. Merong NLEX, merong SCTEX, merong TIPLEX. Pero pag uuwi ka dito sa atin, may isang highway na forever pang sira. Diba? Forever pang sira. Actually, yung biro ko nga, yung Sorsogon has the best roads. Siguro you will agree with me na kahit tulog ka sa sasakyan, pag maayos na yung road, alam mo na sa Sorsogon ka na. Pero if you're coming from Manila, ano talaga? Pag nag-traffic yung mga munisipyo yung dadaanan mo, hindi mo na alam kung ang oras ka dadating. So isa yun, na yung, ito yung Sorsogon, the whole of Bicol region actually except Masbate and Catanduanes, gateway tayo ng mga pumupunta sa Visayas at Mindanao na nagsasasakyan. Pero sobrang hirap nung pag-uwi dahil walang enough na facilities na pwede natin gamitin. Number one yun. Yung number two, yung PNR, ang laking tulong niya sana para sa, hindi lang sa mas murang pagbiyahe ng mga tao, pero para sa transport of goods and services na galing dito sa atin. Mas magkakaroon sana tayo ng pagkakataon na makapag-compete with lower prices kung ang PNR natin maayos na. Pero anong nangyari? Ang tagal-tagal. Di ba? Ang tagal-tagal. In fact, no, nasa Congress ako, nag-author ako ng bill extending the life of PNR. Meron ang mga plano, tapos pag nag-change ang administration, madederail. So, etong mga bagay na to kailangan asikasuhin. Kanina, tinanong tayo about power. Yung power, isa sa mga malaking problema natin dito sa Bicol Region. Hindi lang dahil mahal siya, pero maraming parts ng Bicol Region, pawala-wala pa din hanggang ngayon yung brownout. Alam natin na deterrent ito sa mga investment. Yung pag-disaster proof ng lahat na probinsya sa Bicol Region, kasi siguro of all the regions in the country, yung Bicol Region, isa sa mga pinaka-tinatamaan lagi kung may disasters. So itong mga bagay na to na napakahalaga sa pang-araw-araw na buhay natin, not just in Sorsogon but entire Bicol Region, malaki yung pagkakataon pag nabigyan ako ng pagkakataon. Kasi sa unang pagkakataon, magkakaroon ng pangulo na galing Bicol.